Ayon sa ginagawang pag-aaral ng grupo nina Andrew noong 2012 at 2013, tinatayang nasa 220 hanggang 250 na pares lang ng Camiguin hawk owl ang nasa isla. So, you've done your studies already, territories. Apo. Ano yung mga threats na makabawas sa kanilang populasyon? Pretty much same naman po on a global scale. And then for the Philippines and para sa Camiguin, mm-hmm. it's always the habitat loss. So, it's a conflict between kailangan ng resources ng human, so na ang forest ginagawa nilang agricultural land. At dahil endemic o tanging sa Camiguin lang matatagpuan, itinuturing silang endangered o nanganganib ng maubos ang bilang sa wild. Ito sa special nating mission, kailangan nating gumamit ng special lenses, itong bazooka lenses, ano? Tapos meron tayong extender. Ang ating mission ay makuha na ng detalye itong Camiguin hawk owl. Titignan natin kung suswerte yan tayo para makita yung Camiguin hawk owl. Ang problema, medyo mahangin at ayaw daw ng mga hawk owl yung ganitong windy. Ilang saglit pa. Makit. It doesn't seem to be bothered by the lights. Kahit natural na mailap, hindi kami binigo ng kugkog at agad itong nagpakita sa amin. So yung excitement ko no, nung nakita namin yung Camiguin hawk owl, Hindi ko ma-express yung aking excitement because kailangan kong bumulong. Ito na yung pinakahihintay namin, no? Pagdapo ng Camiguin hawk owl, yung first thing na na-notice ko is yung movement ng head niya. No? Parang nagmamasid doon ganun. Tapos biglang, nung naspata niya kami, biglang tumingin ng ganun. So, I was expecting na pag nakita niya kami, lilipad kagad siya. Pero hindi. Nung nakita ko, namangha talaga ako dahil una, pag lumilipad siya, parang akala mo ang laking ibon. And then, yung kanyang shape ng wing, oblong, hindi siya sharp edge. At pag landing niya, nagulat ako dahil pinili niya yung hindi masyadong mataas na puno. Natural sa mga kwago ang maging mapagmasid sa kanilang paligid. Dahil territorial, mahalaga sa kanila na malaman kung may ibang kwago na gustong lumapit at umagaw sa kanilang teritoryo. We have to appreciate it, ano? So makita mo na ang lapit-lapit nila. So, wow, it's my first time to see the Camiguin hawk owl. Nagpatuloy lang sa paggawa ng tunog ang kugkog. Hanggang sa... Akala namin napakalapit na ng ano niya no, ng pagdapo niya sa puno, pero mas lumapit pa siya. Lumapit pa siya ng another level lower. This is where the momentum of my excitement is increasing. And then maya-maya, parang may lumipad sa ibabaw niya. Uy, dalawa na sila. Ito yung experience na talagang super galing, ano? Ito ko sa kilid ko, ito ko sa kilid. Nakakita kami ng isang pares ng Camiguin hawk owl. And I can talk in front of you with the owl not flying away. Mula buwan ng Marso hanggang Agosto, madalas makikita ang mga Camiguin hawk owl na magkakapares. Ito kasi ang buwan kung kailan sila nagliligawan at nagpaparami. Maya-maya. Magpapakita sila ng affection to each other. Talagang makita mo nagdidikit yung tuka nila. Tapos they rub their head against each other. Fantastic behavior in the wild.